Magandang araw mga kapamilya. Welcome to Journeys of Hope. Ngayong weekend ho, we'd like to pay tribute to one of our kapamilyas, si Mr. Danny Javier, who passed away earlier this week, no? This past week. So, I have two of you might say the music industry's stars. Of course, Jonathan Manalo, who is responsible for many songs and many artists, and of course si Robert Labayen. Kung kayo ho ay tuwan-tuwa sa mga station ID ng ABS-CBN, si Roberto at si Jonathan ang inyong pasalamatan. Si Roberto ang lumikha ng marami nating station IDs, di ba? Yes. Itong nakaraang mga taon. Siguro mga ano, isang dekada na ba? Isang dekada na? Opo, ay mahigit na po. Mahigit oo, na. So si Roberto ang may gawa ng mga kantang yan. Ha? At least alam nyo na ho yung mukha behind the music. At si Jonathan din ho, marami rin ho yung ginawa. So ngayon ho, inimbita ko sila sapagkat sila ho ang makakapagbahagi sa atin kung ano, what is the contribution of Danny Javier to original ano no Pinoy music. No. So... Go ahead, di ba? Sinong gusto magsimula? Si Jonathan or si Robert? Robert? Mas matanda ako kay Jonathan. Mas matanda ako kinabutan. Kanina po, nire-recall ko, hindi ko masiguro kung high school ba ako o college na noong una kong narinig ang Apo. Kasi po natatanda ako, una kong narinig sa kanila, nakanta ay yung mahirap magmahal ang shota ng iba. So... relate na relate ako doon kasi topi ako manligaw eh. Tapos on, sumunod na po yung sumikat yung naalala ko sa kanila yung pumapatakang ulan. So yun po, college na ako. Sigurado ako, college na ako noon, pumapatakang ulan kasi narinig ko yun habang nag-ROTC. Siguro po ano eh, sila po ang nagbukas, isa sa nagbukas ng pintuan para sa Filipino music. Kasi po, tuwan-tuwa ako dahil lumaki po ako sa panahon ng colonial mentality, di ba? Correct. So, nung panahon namin ang tawag sa mga social ay class. Yung mga class, ang gusto nila yung mga foreign artists. Uh-oh. Kaya po tuwan-tuwa ako sa Apo kasi sila po yung mula sa pinaka-class hanggang sa pinaka-masa kinakanta. At dahil sa kanila at iba pang mga Filipino bands like Hot Dog, di ba? Di ba? Sila Haji, etc. Sila Basil Valdez. Sila Basil Valdez. Oh, yung po talaga, masasabi ko, ang golden age ng Filipino music. Kung yung pong panahon na yun ang golden age ng Philippine cinema, at the same time, yun din ang golden age ng original Filipino music para sa akin. Kasi sila ang nagsimula, ano? Sila ang nagpasimuno. Siyempre ngayon, di ba? Isa sa mga golden boy ng Filipino music, nandito kasama natin, Robert. Ayan, opo. Tawag po sa kanya ngayon ay si Mr. Music. Nagkaroon po, katatapos na po ng concert na lahat na nag-tribute kay Jonathan, lahat ng kanta niya ang kinanta sa isang buong pot. Di ba sa ASAP din yan, di ba? Lumabas din yan sa ASAP one Sunday, napanood ko yun, yung tribute to Jonathan. Ano? So, Jonathan, as one of the leading lights now of Filipino music, ano naman ang iyong what will you share, what can you share about Danny Javier and Apo? Ayun nga Father, ang ganda ng kwento ni Sir Robert kasi talagang ayun na personally witness niya kasi nung yung time na yon Sir Robert kabataan niyo eh no nung rain nila ama ba Sir Robert. Hindi mo pinapanganak. nasa grade school pa si Jonathan noon, nasa grade school. Hindi mo pinapanganak, bata pa rin eh. Doon ako nagpapasalamat kasi sinasabi nga 'di ba Father na yung naging pioneers talaga, especially yung pioneers talaga ng OPM movement, sila yung nagpasimula niyan eh, yung pag-coin nga ng OPM as a catchword for original Filipino music sa kanila nang galing. Ayan, sila talaga yung pinanggalingan nung mismong word na OPM. And sabi nga, and si ano raw specifically si Danny, no, Jonathan, totoo ba yun? Yes, si Danny po. Among the three ang nag-ano no. Mm-mm. Ayun, si Sir Danny daw po talaga. Yun nga, kaya kaming nasa mga bagong generation, yung totoo talaga na we're standing on the shoulder of giants. Kasi sila, dahil sa mga pinagsinimula nila sa music natin, na mas naging madali na ma-appreciate yung OPM. Kumbaga, hindi na masyadong, kasi sa totoo lang, ang hirap ng competition talaga ibinibigay ng international music scene eh, sa totoo lang. And correct. Para ma-develop yung local appreciation sa local music natin, kailangan mo talaga na
simulan sa magagaling eh, yung talagang magbibigay ng quality na original music na yung mga Pilipino. And pinasimulan talaga yan. Isa sa mga nagsimula talaga, kasama dyan si Sir Danny Javier. And naalala ko, lumaki talaga ako na narinig ko na yung mga kanta nila. Yun yung mga songs na hindi mo kailangang kabisaduhin. Kasi nasa consciousness siya ng mga Pilipino. Kumbaga, pag narinig mo yung mga kanta nila, hindi mo kailangang i-memorize eh. Automatically, makakakanta ka, makakasingal ako. Pag tumugtog yung pumapatak na naman ng ulan, hindi mo naman siya kanabisado. Pero, pag tumugtog siya, alam mo kung paano sabayan. So, talagang anthem siya. Every song is an anthem nating mga Pilipino. Nagre-reflect siya ng culture natin. And sobrang ingrained na sa pagiging Pilipino natin. And ako, ang naabutan ko talaga sa APO, yung tribute album na nila. Naalala ko. Banda huli na yan, ikaw talaga. Late 90s, sir. Late 90s. Ano, college ako noon eh. Fresh. Kagagraduate ko yan ng college. Yung nagkaroon ng resurgence, yung nirevive, yung nagkaroon ng sobrang, ano yun eh, phenomenal yung Kami Na Po Muna. Kami Na Po Muna. Na nirevive ng Kamikaze yung Doobie-Doo. Tapos, nirevive. Maraming mga revive na songs ng APO. Particularly yung mga sinulat ni Sir Danny na nagkaroon ng resurgence. And dun mo makikita na yung quality songs, yung quality music, wala siyang panahon. It's timeless. Kasi nung nareinterpret siya nung generation na yon yung mga kanta, the same potency, the same energy, the same magic ng mga songs, and nakakonect siya to an entirely different generation, entirely yung bagong generation ng time na yon. And kumbaga, yun yung test ng something na masasabi mong classic. Kasi classic, ano is the word, no? Kumbaga, classic. Ano siya eh, it stood the test of time, and kahit na from one generation to another, talagang ano siya, yung relatability ng kanta nandoon, hindi siya nawala. And ang personal favorite ko na ginawa. Yeah, anong personal favorite mo, Jonathan? Sir Danny. Hindi nila kinanta, pero kinanta ni Sir Gary. Kasi Gary V fan din ako. Uh-oh. Yung Di Na Natuto. Sobrang personal favorite ko talaga yan amongst all the songs na sinulat ni Sir Danny Javier. Ah, siya pala sumulat. Nandyan ka na naman. Di ko tutukso ang aking puso. Napakaganda. Ah, okay. Yeah, that's a beautiful song. Ang ganda ng kantang yun. Ano? Kaya ito, question ko sa inyong dalawa. No? Kasi nga, I think, I'm not saying this kasi kausap ko kayo, but you're probably two of the most, my favorite songwriters. Ano? Anong naging influence ni Danny sa inyo? Sa'yo, Robert, at sa'yo, Jonathan. No? Of course, si Jonathan Robert mas sikat, ano, dahil mas marami siyang commercial. Si Robert kasi sikat dahil sa mga station ID ng ABS, which is very, very popular songs, di ba, Jonathan? Hanggang ngayon. Yes, soundtrack na ng... Soundtrack na siya. Oh, Pastong, diba? Pinoy. Oo. Ako, pagka meron kaming special masses sa online, pag ABS ang ano, lagi kong ano, yung kanta ni Robert ang sabi ko, yan ang final hymn. Kanta ni Robert. So, ano naging influence ni Danny sa inyo? Kasi what you have created also is also classics, ano? If you think about it, no? May mga classic songs na rin kayong dalawa. So ano naging influence ni Danny sa inyo at ng APO in general, no? So siguro po ano masasabi ko na henyo talaga sa songwriting yung APO na yan. Hindi ko lang kabisado kung sino yung gawa ni alin ang gawa ni Danny, gawa ni Jim at gawa ni Boy, no? Pero po talagang yung sa kabuuhan yung kanta nila ay henyo sa dami, no? Para silang mas marami pa yata silang hits kaysa sa Beatles, no? At totoo. Alam mo, kanina nga sasabihin ko, Jonathan, tatanungin kita. So Jonathan, si Robert, sila ang parang Beatles natin, ano? So opo, talaga. Yes, kasi they are. Saka mas matagal sila, 30 years eh. Hindi sila naubusan. Kaya po yung nakaka-inspire na ang galing nila sa ating wika, yung sa Tagalog, no? Napaganda nila ang tunog ng Tagalog
di ba? Ng mga at Pilipino. At saka ano, no? Across classes. Yun po, across classes. Yun ang for kaya me. What an achievement, di ba? Kaya po talaga, kami bilang songwriters, gusto namin sundan ang yapak na to. Bakit ang galing nila mag-magic sa mga words, no? So, ito po talaga silang influence. At kami po naman, kay Danny Javier, kami mga magpipinsan at mga lalaki, favorite po na si Danny Javier. Although pantay-pantay po sila ng galing at appeal, kaya mas parang ina-idolize ng pinsan ko si Danny Javier. Kasi siya yung kakulay namin eh. Kakulay kayo mangi. Diba? Tapos po, hindi masyadong... Si Jonathan, mistiso eh. Mistiso yun si Jonathan. Ikaw din, Father Tito. Hindi na masyadong kagwapuhan, pero ang lakas ng appeal eh. No? May charisma eh. Pati correct. Yung mga pinsan kong babae, kapatid kong babae, parang siya talaga yung crush kahit hindi siya kagwapuhan eh. Magaling siya magdala ng personality. So yun po, katunayan nga po nung kasal ko, ang kinanta nung kasal ko ay kanta nila yung Sandal mo sana ang ulo mo sa unan. Yung po usok ko. Ano, Yakap sa Dilim. Yakap sa Dilim nung 1983. Yakap. Oo. Yung po ang, ay ito po, meron po akong personal na anecdote kay Danny. Kasi di ba ina-idol ko siya, pero nung merong taong 90s, naglingkod siya kay Secretary Flavier. Okay. Nasulat okay. Niya ako ng kanta ng jingle ng DOH. Si Secretary Labayen o si Danny? Si Danny. Si Danny po ang kumontak sa akin. Hindi ko alam eh kung bakit nalaman ni Danny pangalan ko. May nagsabi, pinasulat ako ng kanta for Department of Health. Tapos nung nasulat ko na, tinawagan ako mismo ni Danny Javier. At gandang-ganda siya sa sinulat kong jingle. Hindi ko na nga matandaan. Tapos sinabi niya sa akin, idol daw niya ako. Ano ka, nakakagulat kasi siya yung idol ko. Tapos biglang idol daw niya. Oh, nakakakilig yun, sir. Nakakilig yun, nakakilig yun. Oo. Pero yung sinulat kong yun, napakaliit. Pero nakakatuwa naman si Danny dahil napaka-generous kahit isa siyang alamat. Ay matutuwa siya sa isang maliit na sinulat ng isang hindi kilala na katulad ko. Yun po. So yun ang laking impact sa'yo siguro doon, Robert, ano? Opo, kasi hindi ko akalain na mangyayari yon sa buong buhay. Alam mo, Robert, let me share this ano, before I lose the thought bago natin tanungin si Jonathan. Alam mo, Robert, ang paniwala ko, ang isang tao is an authority in the field pagka meron na siyang in-inspire na mga mas nakakabata o mas ano. At ako sa akin, until you've mentored or you've inspired someone, I don't consider you an authority. Ayan, tama po. Kasi kailangan ang legacy, ang sa dulo. Legacy, kailangan, diba? Legacy. Yun yung mga tunay na authority, di ba? Yung mga legacy na ano. Mm-hmm. Ang ganda ng kwento. Hindi ko alam yun, Robert. I never realized that was such a personal ano ka kay Danny, no? Talagang... So in a sense, Robert, in a sense, who you are now in writing all the songs after that, bahagi si Danny noon, yung inspiration. Opo, kasama po siya sa journey. Oo, galing. Jonathan? Ako, Father Tito, ano, coming na rin dun sa sinabi ni Sir Robert kanina, sa totoo lang, si Sir Danny, ang isa sa pinaka naging example ng isang Filipino composer na hindi natakot yung gamitin yung sarili nating language. Correct. Yung mga words na isipin mo, minsan kasi isipin mo ay ang tigas ng Filipino ng Tagalog words para sa kanta. Pero ang dami niyang mga ginawa ng mga songs na nandoon yung pinaka-exotic sounding ng mga Tagalog words. Pero ang tamis pakinggan. Nagawa niya gano'n na that is so true. Ang sarap pakinggan. Like, di ba yung mga songs ni Sir Danny Dinanat, yung mga words na pumapatak. Mang ulan, di na natuto, kumot at unan, lumang tugtugin, isang dangkal, mga words na malalalim sa Tagalog. Mm-mm. Pero kapag nilagay niya, inilatag niya sa musika, lumalambot at nagiging poetic, nagiging ang sarap lang pakinggan. Kaya yung example na yon, Father, naging batayan ng maraming mga composers na sumunod sa kanya na gamitin yung richness ng language natin, even yung mga street Tagalog words, Tagalog words na hindi mo iisipin na ilalagay sa kanta, pero siya matapang niyang nailagay sa mga letra ng kantang nasulat.
That's a very good insight, Jonathan. Alam mo ang aking love affair with the arts, no? Music, performing arts, and visual arts. Of course, influenced by two Jesuits. Una, yung teacher ko sa history, si Father Lehif. Father Bart Lehif. Siguro nakatatlo o apat na history courses ako sa kanya. Western Civilization. Tapos on every time na magdadating siya dun sa culture and arts ng isang country, ang lagi niyang introduction, the culture and arts of a country is the window to the soul of its people. Lagi yun yung introduction niya. So that, I think, you know, unconsciously, that created my appreciation for the arts. High school, college student lang ako noon. No? In fact, when they offered me to, I became the executive director of Philippine High School for the Arts for 2 years. Parang transition. Awesome. Makiling po 'yun. Makiling. Oh, transition lang ako kasi natapos na yung term nung isa, so naghahanap sila. Tinanong nila kung gusto ko. Una ayoko kasi ang dami ko nang ginagawa. Pero what changed my mind was nung nagdadasal ako, naalala ko yung sinabi nung teacher ko si Father Lehif, that the culture and arts of a country is the window to the soul of the people. And yun na sinasabi nyo about APO, no? And then the other one is, of course, the great Father de la Costa, di ba? Yung kanyang famous Jewels of the Pauper. Sabi niya, we are a poor country, but we have two treasures. We have two jewels. One is our faith, and the other one is our music. What? So, wow. Di ba? And correct. Opo, tama. Shoot na shoot yan sa sinasabi nyo about the contribution of APO and Danny Javier to this, to our music. Ano? Talagang tama yung sabi nyo, di ba? Soul, di ba? Ito ang diwa ng pagiging Pilipino. No? And alam mo, di ba? It can compete on the international stage, di ba? Yes. Yun yung di ba? Yun ang question kong isa, no? Given the globalization of music, di ba? K-pop, di ba? Of course, di ba? And di ba? It's a worldwide phenomenon. And siguro ano, siguro naman Jonathan, hindi naman natin pinipre-empt si Sir Roxy, no? Robert, kinausap ko si Robert about this, Jonathan, eh. Bago mag-pandemic, maglo-launch sana tayo ng Global. Remember, Jonathan, nakailan meeting na tayo noon, 'di ba? Yung global brand na ano. Yes, yes. Ang tagal namin trinabaho 'yon, Robert, no? Tapos doon inupuan kami ni Nandi Villar. Ano ka ba noon, Jonathan, with Nandi? Nandun ako. Nandun talagang boom, 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 boom. Oo nga, ano, ang ganda. Ganon. Eh, kaya lang nag-pandemic. But I had faith in that project, Jonathan. I knew it was going to fly, di ba? Na Filipino music, pero global brand. In fact, ay ako muna sabihin yung pangalan kasi baka mamaya mag-relaunch tayo, eh. Yeah. Ganda nung pangalan, Jonathan. Nabanggit niyo yung word. Nabanggit niyo yung word kanina, yun yung sana yung brand natin, 'di ba, Jonathan? Ano? Yes. And I think 'di ba, yun sila APO, eh. Yun si Danny, 'di ba? Pwede mong itapat in the global stage, no, when you think about it, no. So kasi nga 'di ba, the other day, meron ako mga kausap, manunood sila may dadating daw na concert isang Korean pop singer ang ganun. Basta isang K-pop na ano. Sabi nung kapatid, ate, maintindihan niyo ba yung mga kanta? Puro Korean yung kanta nila. Ganun. Sabi nila, tawa kami ng tao. Sabi, meron daw translation. And ano sa tingin niyo? Kasi di ba, pwede, di ba? If I think with a little bit of real, kasi Jonathan, ikaw, di ba? You've seen the international, di ba? I think pwede tayong mag-compete, eh, di ba? And I think that's what that Direk Loren also and Roxy are trying to prepare for, di ba? And of course, again, no, inspiration dyan sila Danny and APO, no? So yung nga pong gusto, pinag-isipan ko po yan, Father, kasi yung anak ko, fan siya ng BTS, no? Ang galing po ng BTS kasi sa pagkakaalam ko, meron silang kantang English, may kanta silang Korean. Ngayon po, pag nanonood ako sa YouTube, parang laganap na ang Pilipino sa mundo na nananalo sa mga reality contest. No? Alam correct, nila, correct. Ngayon pong iniisip ko na lang, tama, paano ba? Kasi gagayahin ba natin yung style ng Korean choreography, Korean tune,
Filipino tune ba dapat? So hindi ko po alam, hindi po ako expert, pero hindi ko alam ang kasagutan. Mm-hmm. Definitely we have the talent to go global. Tanong Correct. Ko na lang ay mag-ibang anyo ba tayo na gusto ba natin magmalakuryan? Kasi po yung mga Latino, di po ba? Yung Latino kasi ang galing, sila Santana, sila Jennifer, they stuck to their to their soul. Oh, sarili talaga nila. Like Anthony. Sarili nilang beat. So, yun po siguro ang pag-uusapan natin nila Roxy, no? Yeah, I think it's good, Jonathan, it's good to revive that conversation. Yes po. Sa tingin mo, Jonathan, doon sa lang ako. Kalagang yung mga nakikita natin ng mga models of yung mga models ng music na nanggagaling sa iba't ibang bansa. Mm-hmm. Nakikita natin kasi talaga ang isa sa mga important elements ng mga countries na successfully nakapag-export ng music nila sa international stage kasama yung culture. So lagi nga namin pinag-uusapan ni na, yan, nagkakausap kami, pagkakasama kami sa mga music camps ni na Mr. C, nandiyan din si na Sir Jim Paredes, laging nasasabi na yung mga success stories talaga of this country na naging successful, na na-internationalize nila yung music nila, they localized. So importante, kumbaga for you to go international, you must be local. Parang yun talaga yung So parang kailangan nating ma-embrace kung ano ba yung culture natin and ano yung context noon pag itatranslate mo sa music. Yeah. And going back to Sir Danny Javier and Apo, Pinoy na Pinoy yung tunog nila. So ako siguro kailangan natin talaga ding mag-take notes yun from the pioneers of OPM tulad ni na Sir Danny. Yeah. With Apo, di ba? Na ito yung ito yung sound natin na distinctly Pinoy at nagre-reflect ng culture natin. So paano ba natin? Yun nga. Conceptually yun siya. So parang yun talaga yung challenge, especially tayo sa movement natin sa OPM, kung paano natin ma-perfectly inject yung culture natin sa music natin para kapag pinresent natin tong music natin internationally, hindi lang siya basta ginaya lang from somewhere. Yeah. Ang ganda. Dapat reflection siya ng culture natin. Hindi lang siya basta, itong music tunog international. Hindi actually tunog international . Dapat reflection ng culture mo. Yeah. So, importante talaga na katulad ng contributions na ginawa ng Apo ni na Sir Danny sa history ng OPM. Pinoy na Pinoy yan . So, paano natin gagamitin yung richness na meron yung kultura natin pagdating sa music at kung paano natin siya gagawin ngayon in relation to the global stage, di ba? Yeah. Siyempre, ako ang naabutan ko dyan, Sergio Mendez, Gypsy Kings, di ba? Hindi ka na, sila Ricky Martin, hindi ko na kilala yan, di ba? Alam mo na, Brazil. Duruin mo, Padre Tito, buhay pa si Sergio Mendez, di ba? 100 years old na tayo. pwede. That's a good point, Jonathan. I think, and Robert, magandang sagot yan doon sa pinagmumuni-munian mo, di ba, na... Kasi when you think about it, 'di ba, even the Beatles very localized yung kanilang. Alam mo kung saan ko na-realize yun, Jonathan, yung London Olympics. Mm-hmm. Yung hindi ko malaman kung opening or closing program nila. Sabi ko, wow, grabe ang influence ng UK sa culture in general from the time of Shakespeare to the Beatles. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi grabe, kasi it influenced the global scene. Yeah, pero galing sa local nila. Sa local, di ba? Pag tinignan mo yung mga kanta ng Beatles, very poetic but very, very, very English, di ba? Very, very UK, di ba? Yes. So Robert, nasagot na ba yung iyong pinagmumuni? Iniisip ko po. Siguro mahabang, mahabang usapin. yes. Oo. Yeah, I think it's a good thing to discuss, di ba? Kasi di ba nga tama 'yung sinabi mo, Robert? Ang daming nananalong Filipino talents in international, di ba? Sa Israel may nanalong Filipino. Pag sinabing
Yung mga judges, pag nanonood ng Filipino, alam na nila eh. Magaling kumanta agad. Alam na nila magaling kumanta eh. So yun na lang po, hanapin na lang natin yung tunog na bibilhin ng mundo. So ano, okay, parang closing closing tribute to Danny. I don't know what you want to parang say as a way of your personal tribute to Danny Javier as we close our conversation. Ako. Ako po, hinahangaan ko si Danny at ang buong APO sa kanilang talent. For example, may talent sila, may personality at may sipag, no? May sipag sila, hindi sila tumigil. At pinaka siguro po sa lahat ay mahal nila yung band, no? Masyado patriotic po sila. Patriotic talaga. No, bago panahon pa nung una, bago pa mag-edsa, nandun sila, tas ang kanilang mga kanta ay, you know, pati costume sila, Robert, naalala ko sila yung nag-costume ng Philippine flag. Napaka, ano, napaka, sila yung uliran, no? Maganda silang model. Saka, yung mga buhay nila, hindi ko alam ang private lives sila, pero at least their public lives are mostly, alam mo po, di ba, mahuwaran naman. So, mga advocates. So yeah, talaga silang maganda silang role models sa dahil sa kanilang pagmamahal sa Pilipino at sa bayan natin. Yeah. At sa kanilang husay na, you know, sinasabi nila sa atin na kaya natin yan eh, pagugustuhin natin. Correct. Yeah. Thank you, Robert. Jonathan? Ako, nire-recall ko, Sir Robert, kasi sabi niya, di ba, nagkaroon kayo ng encounter with Sir Danny nung gumawa kayo ng jingle for DOH. Ako, yeah, nagkaroon ako ng, I had the opportunity na makatrabaho siya once lang, Sir Robert, nung ginagawa yung tribute album for Tita Cory, for our late president, Cory Corazon Aquino. Mm-hmm. Nire-record kasi yung handog ng Pilipino sa mundo noon sa ABS-CBN. So, dumating doon si Sir Danny Javier, ayan, kasama yung APO. Doon, naalala ko, doon ko siya lang nakatrabaho. And nung kinakanta yung kanta na yon at naririnig ko yung boses nila na binibigkas yung mga ng lyrics ng kanta. Kasi sobrang paborito ko rin ng kanta na yun, yung handog ng Pilipino sa mundo. And sabi ko, sobra lang yung gratitude ko na, ay, na-record ko sila. At least, di ba? Kasi sobrang icon ng kanta and sila as artist, napaka-legendary talaga. And yun nga, reflection din kung gaano nila kamahal yung bayan natin. Na meron silang mga particularly si Danny Javier, syempre ang dami niya nang iniwan na parte na ng values system natin. Mm-mm. Bilang isang bansa at yeah, bilang mga Pilipino. And para naman sa mga composers, sa mga songwriters na tulad ko, yung binigay ni Sir Danny sa industriya, yung kanyang body of work, hindi matatawaran 'yon na contribution sa ano eh, sa music industry natin. And yung kumbaga yung mga kanta niya, balikan mo lang, i-analyze mo lang, each of the songs are actual masterclasses sa Filipino songwriting. So kapag inaral mo kung paano yung isinulat ni Sir Danny yung mga kanta niya, marami na about OPM ang matututunan mo sa form, sa nuance, at kung paano yung expression natin, mga Pilipino, pagdating sa musika. Kasi authentically, Pinoy. So, yun yung contribution talaga na hindi matatawaran na binigay ni Sir Danny Javier. Kasi pag pumunta ka sa discography niya, pag pinuntahan mo yung kanyang body of work, reflection ng ating kulturang ng Pinoy culture in music. So ayun, yung wow, masasabi ko about him. Yeah. Thank you very much. And I mean, hindi ako nagkamali sa pagpili ng guest natin this weekend sa Journeys of Hope as tribute to Danny. Maraming salamat, Robert, Jonathan. Maraming salamat. And I hope we can have a follow-up on Philippine music, 'di ba? Yung another conversation, 'di ba? Yung going global. So thank you very much. Maraming salamat, mga kapamilya. Jonathan, Robert, maraming salamat. Thank you. Thank you. God bless.